Hello guys, welcome back to my channel. This is Nip TV again. So ngayon guys, mayroon akong itatry na i-repair na solar light. Yung ganito, yung siguro nakakita na rin kayo ng ganito. Yan. Ito ay nakakabit ito dun sa may malapit sa gate namin. Tapos dati umiilaw to kapag pagdilim, pagsapit ng gabi. Iilaw itong LED light niya pag may tumapat, kasi ito sensor niya eh. Tapos itong mga LED light niya, magla light up yan kapag minadetect na motion. At itong kanyang solar battery or solar panel niya, tapos may battery siguro sa loob ito yung sinacharge niya. So check natin kung bakit hindi na siya umiilaw. Dapat kasi pag madilim, dapat iilaw ito. So try natin takpan to. Ito yung solar panel. Tingnan natin kung iilaw siya. Ayan. So wala siyang reaction, diba? Tapos ito kunyari yung motion. Pag normally, pag na-detect niya sa gabi, pag may lumapit sa gate, halimbawa lalapit ka sa gate, madidetect ka nito, iilaw siya. So ngayon hindi na siya nagpa-function. So dalawa ito, pareho nang tinanggal kasi pares nang dumiilaw. Ito yung isa. Basag na pala yung cover ng sensor niya. Yan guys ang itsura ng sensor. Para siyang may mata. So ito naman kanyang solar panel. Para magkaiba. Lumutong na lang siguro to guys sa tagal, kasi matagal na to guys. Siguro mga ilang years na rin ito nakalagay doon sa may gate namin. So ngayon hindi na siya nagpa-function. Itatry ko kung kaya pa natin ma-recover. Kung talagang wala na, baka siguro lutong-luto na itong solar panel sa tagal na kababad sa araw. So wala na tayong magagawa. Pero pag sakali mang magawa pa natin ang paraan, okay lang, di ba? So bago tayo mag-upisa guys, muna maikling intro. Nga pala, hindi pa natin na test to. Yan, supposed to be dapat. Ang naiisip ko naman dito, baka yung battery niya depleted na. Hindi siguro itong solar panel niya, parang hindi na siya nakakarating doon sa battery, baka may loose wire. So try natin. Ganyan natin yan, yung motion sensor niya. Tatakpan natin. Wala na rin. Dapat iilaw siya. So, wala na rin. So, ang gawin natin guys, buksan muna natin ito. Check natin kung ano yung diferensya. Okay. Una natin check guys yung kanyang battery. Tingnan natin kung may charge ba o wala. So, kunin natin ating tester. Ito. Lagay lang natin sa DC. Tatabi muna natin itong isa para hindi sila nagbanggaan. Lagay natin sa DC. Lagay natin sa yan, DC volts. Sa 20 na lang nilagay ko para. Ngayon, test natin to. Okay. Dapat kasi ang full charge nito is 4.2, kailangan meron tayong makuha 4.2 dyan na charge. Kita nyo ba guys, ayan 3.43. okay, ayan 3.44. so kaya siguro, ba't kaya hindi siya nag-charge full charge? Yung isa kaya, check natin yung battery. So meaning nag-i-store up pa siya ng charge, kaya nga lang medyo hindi na kwan talaga, hindi siya full, kaya yun ang naging dahilan ba't hindi siya umiilaw. Itong isa, check lang natin kung meron din charge.
Ito talaga mas mababa, talagang lobat na lobat talaga tong isang to. Yeah. So yun, oh, kita nyo 2.79 lang, dapat 3.7. So talagang hindi siya guys makapagpapailaw nyan. Ngayon dito sa battery, yung sa solar nya, guys, siguro sa solar nya hindi na siya na-charge, baka may sira ni solar. Tingnan natin muna yung wiring sa solar kung talagang buo pa. Check natin dito, lagay natin sa continuity pala. Sa solar muna, check natin yung kanyang charge bago natin nasa continuity. Wala guys, zero. Nakita nyo ba guys? Ayan. So walang charge na kahit konti. Itong isa, check din natin ang solar nito. Ito naman, ito yung terminal nya. Kita nyo ba guys? Ayan, isang terminal saka dito. Wala rin, zero din, oh. Kaya siguro yung battery hindi na charge. Point 1. O maring dito sa kanyang circuit board. But kasi ano to eh, parang ito yung pinaka BMS niya eh, battery management system niya. Baka dito merong, check muna natin. Gawin natin guys, i-charge ko muna tong ano, total removable naman. I-charge natin yung battery tapos tingnan natin kung mapapailaw niya. Pag napailaw niya, ibig sabihin ang solar panel niya may diferensya. I-charge natin to, meron na akong charger ng ano eh, 3.7 volts na battery. Ayan. Sandali lang guys, kukunin ko lang yung charger. Full charge muna natin to guys, tapos babalikan ko na lang kayo para pag alibawa na full charge na to at gumana siya, umilaw siya, ibig sabihin may diferensya yung kanyang yung solar panel. Okay guys, babalikan ko na lang kayo para di masyado mahaba ating video. Charge ko lang muna to. 1000 years later. Bali, ni-resolder ko guys lahat ng mga nakita kong puto na wire na papuntang solar panel or solar battery. Ito yung kanina yung tinanggal natin. Tingnan natin yung ayaw mag-charge. Tingnan natin kung ilaw ba siya. So wala talaga, sira talaga guys. Confirm. Itong isa, yung kanina, yun guys, nag-green na siya. Nung, tingnan natin. So meaning isa lang itong isang sira na to, na-confirm na natin. So ito, tingnan natin kung ilaw siya. Hindi naman putol. Nangyari sa mga batteries nito. Try ko guys, lagyan ng bagong battery. Ha. Yung, hindi naman bago, ibig sabihin yung reserve ko. Ito guys, subukan natin to. Yung mga reserve ko. Titignan ko kung gagana ba ito? Kasukatin muna natin kung ilang volts. 4.1 din. .349. Check na natin. Ayaw din. Parang ayun, magana siya guys. Ayan. Tanya guys, ayan. Nilaw. Tapos
itong isa kanina. Yan o. Na-detect niya sensor eh. May ilaw siya. Ito ba yung sira? So, check, try natin itong isa. Ayun. Ayan guys, umilaw na rin itong isa. Iilaw yan oh. Ah, tama. Ayan guys oh. Takpang ko yung ano. Ayan, iilaw siya. Yeah, okay. So, gumagana siya. Takpang ko. Oh. Pag tinakpan ko yung solar, pag inalis ko yan, mamatay siya. Di ba? Ito parehas, inobserbahan ko. Kaya pala kanina isa kala natin, hindi nag-off. Matagal lang pala talaga kasi, kwan, meron siyang na-detect lang na ano, motion. So, ngayon, eto naka-on. Eto naka-on na rin ata ito. Tingnan natin. Ayun, naka-on. Yan, ganyan guys, na-detect niya yung sensor. Yan. Tapos mamatay siya mamaya. Hintay lang natin guys. Ayun o, oh, na-off na siya, diba? So, off ko muna kasi isasara ko muna yung kanyang mga tornilyo. So, on na natin to. Yan. Gawin natin. Alba, yan, gabi na. Yan, alba, gabi na guys. Wala nang araw. Iilaw na siya. Tapos, gagawa tayo ng galaw. Kunyari, may mag-approach. Nga-approach ako sa gate. Hintayin lang natin siya guys. Mag-off. Ayan. Tapos, kunyari, ito yung sensor. Alba, lalapit sa gate. Tingnan natin kung madidetect. Ayan. Okay guys, gumana na. Normal na yung kanyang function. Ito rin isa. Tatakpan natin, ilaw yan. Hintayin natin mamatay. Yan, hindi mo na ako gagalaw para hindi niya ma-detect. Pag namatay na siya, tsaka tayo gagalaw. Kinatakpan ko lang guys yung panel niya para ibig sabihin yung gabi na. Wala na siyang ma-detect na liwanag. Yan, tapos kunyari ito yung mag-approach lalapit sa gate. Yan, ganyan. Tignan natin kung iilaw siya. Ayun. Umilaw rin. So, okay na guys. Na-repair natin. Yun lang ating nakitang kanya, defect niya, yung battery. Tapos yung parang hindi siya na full charge. Siguro dahil nag-uulan. Parang bihirang umaraw. Hindi siya masyado na full charge. Ngayon na medyo kanina may uminit, binilad natin tong ating solar battery o panel, ganyan. Nagano na siya, nagpa-function na siya normally. Ang pinagtataka ko lang, bakit parang nawala yung charge niya, dinala natin sa loob yung solar battery. So, yun lang guys, kung nagustuhan niyo ating ginawang ano, simple pag-diagnose at pag-repair, paki-like and share guys, and don't forget to subscribe to my channel Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga sunod pang mga video. Salamat.